Nagagandang Pilipinas sa Espanya. Welcome back sa aking channel. So for today's video, samahan niyo akong magtanggal ng makeup sa aking mukha. So sa ganitong holiday season, kailangan ng makeup mo ay matibay. Kailangan hindi siya kaagad natatanggal. So as you can see, okay pa ang aking makeup. So alas 3 na ng madaling araw dito ngayon sa space. So kailangan ko na magtanggal ng makeup at matutulog na tayo. So medyo inaantok na ako. So tapos ng holiday season, kailangan mo magtanggal ng makeup. Hindi ka pwedeng matulog nang may makeup sa mukha. Pero bago tayo mag-start, kung bago sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka pang may bago akong uploads. Okay, so let's start. First things first, kailangan matanggal muna yung makeup sa aking mukha. So, tulad ng mga nauna, ang gagamitin natin pantanggal ng makeup, first step ay etong Clinique na take the day off cleansing balm. So, kuha lang tayo ng medyo pak na pak ang makeup natin ngayon. So, mas marami ang kailangan nating cleansing balm. Okay. Painitin mo lang sa hands mo bago mo i-rub or i-massage sa iyong face. Okay. Medyo ano dito sa eyes natin kasi mahirap tanggalin yung mascara saka inglot na eyeliner. Pero ang gustong-gusto ko dito sa cleansing balm na to ay tanggal niya, natatanggal niya yung kahit na pinakamahirap tanggalin na mascara saka eyeliner. Okay, so mag-ready tayo ng warm water. Then yung lipstick ko, gustong-gusto ko yan kasi pakmak pa rin siya. Saka matte siya talaga, hindi siya kumakalat. Okay, so kuha ka ng wipe, kahit na anong facial wipe. Padaanan mo ng warm water. Okay, unahin mo dun sa may eyes. Okay, so tapos na tayo sa ating first step ng ating cleansing. Second, ang gagamitin natin ay itong pinadala sa ating gift mula sa isa sa ating subscriber. Itong cleansing tool. Okay, so basahin na natin. Ganyan ang pagtasa niya. Okay. Then, basahin na natin ang face ko. Then, ganyan tayo na. Ang gagamitin kong facial wash ay itong Clinique. Mauubos na siya. Then, i-foam lang natin dito sa ating face. Yan. Saka natin kukunin yung cleansing tool. Okay, so turn on natin. Okay. Okay. 2
dun, ang gagamitin natin ay yung second mode niya. Ang maganda dito sa cleansing facial tool na ito, tanggal niya yung dumi ng mukha mo. As in, tanggal na tanggal. Okay, so stop na natin, then i-wash na natin yung face natin. Clean na muna natin. Ano? Ang napansin ko sa kanya, ang effect niya ay pareho na sa cleansing brush ko. Makinis ang after effect niya. Okay, so next na gagamitin natin ay naka-makeup na tayo ng todo. Gagamit tayo ngayon ng Biore. Deep cleanser ito. So, once a week ko lang ito ginagamit. So, maglagay tayo ng konti. Basain natin. Shit, nalagyan niya natin yung eyes ko. Huwag naman sana. Okay, hindi naman. Okay. Then, get natin ulit yung facial cleansing tool. Same tulad ng kanina sa second mode ang gagamitin natin. Ngayon naman, ang gagamitin natin ay itong back. Gusto ko yung pag-massage nito sa face ko. Kasi habang nililinis ko yung mukha ko, at the same time namamassage. Masarap siya sa skin. Hindi ko alam kung naririnig niyo. Naririnig niyo ba yung vibrate niya? Okay, so stop na natin. Then saka natin iwawash yung ating face. Sobrang soft ng bristles nito. Sobrang soft. Kaya alam mo na gentle siya sa skin. Kung kanina warm water yung ginamit natin, ngayon naman ang ginamit natin ay cold water. Okay, so ganyan lang. Tap-tap lang yung towel. Ang soft niya talaga gamitin. Okay. So now, lilinisan natin yung eto, malinis na to. Pupunasan lang natin ng towel. Make sure na wala na yung tubig sa kanya. Maganda dito, kasi nga po mga silicone, bristles siya. Madali siyang mawala yung tubig niya. Okay, ganyan lang. Hindi mo na kailangan patuyuin. Then, lagay mo na ulit dun sa lalagyan niya. Ganun lang. Sabi ko na dyan. Okay, so next naman, ang gagawin natin ay skincare naman natin after ng cleansing. Okay, so now, skincare naman tayo. Ang gagamitin natin ay toner muna. Mag-toner muna tayo. Okay, ang toner na gagamitin natin ay etong Clinique. Tulad ng dati, Clinique na Clinique lang ginagamit ko. So, ganyan lang. Pat-pat lang. Minsan, pwede, minsan, ginaganyan ko yan. Wina-wipe ko talaga. Kasi,
napansin nyo, may dirt pa. Kasi minsan may mga dirt na kapag pinuwasan mo na ang cotton, mapapansin mo may dirt pa pala siya. Pero minsan, ginaganyan ko lang. Lalo na kapag sensitive yung skin ko na sobrang nagbabalat or nasa stage ako na gumagamit ako ng rejuvenating set. Ayan. Ganun-ganun lang ginagawa ko kapag ka yung mga time na ganun. Okay, next etong essence. Ito yung ginagamit kong essence ay Caudalie. May glycolic ito eh, kaya perfect siya sa skin. Pang paano din ito eh, anti-aging. Itong Caudalie na essence. Hindi mawawala sa skincare routine ko itong essence. Minsan kasi kasama sa skincare routine ko ng night time ang vitamin C. So pag since ngayon na naubos na siya, so pwede ko na siyang parating gamitin. Kasi baka kasi magka... Kasi ang vitamin C ay acid, then eto kasi meron siyang glycolic. Kaya minsan hindi ko sila masyadong sinasabay. Okay, so ayan, dry na siya. Next ang gagamitin natin ay etong face oil from Ebloom. Get ka lang ng konti. Konti lang ginagamit ko nito eh. Ganyan lang. Then, ganyan ko lang. Ginaganyan ko lang yan. So, lahat ng skincare ko, lahat ng skincare routine ko, lahat ng may part ng skincare routine ko na para sa anti-aging. Kasi, hindi na tayo bumabata. Magka-40 na ako kasi 2020 na. Ayan. Napansin nyo sa mga skincare routine natin, hindi ako naglalagay ng eye cream. Minsanan lang. Pag gusto ko lang. Tulad na ngayon, hindi ako maglalagay ng eye cream. Hindi ko alam eh kung bakit. Kasi, yung iba lagi naglalagay ng night cream, pero ang laki pa rin ng eye bag nila. Napapansin ko yun. Ako naman, wala naman ako nilalagay. Minsan lang. Minsan nga nakakalimutan ko pa eh. Okay. So, yan. Hanggang leeg. Hanggang leeg siya. Okay. Next, ang gagamitin natin ay etong favorite ko na vitamin E cream. Yan. Napansin nyo, lagi ko itong ginagamit kasi hindi ito mawawala sa aking routine. Lalo na ngayong winter. Hindi ito mawawala. Actually, mas gusto kong gamitin itong vitamin E cream kesa mag-vitamin E oil ako. Mas okay sa akin yung ganito. Kasi yung vitamin E oil, ang consistency kasi nun, malagkit. Kapag hinalo mo siya sa kahit na anong face cream, ganun pa rin siya, malagkit. Kapag ka-pure yung ginamit mo na, tulad nito, na vitamin E oil, meron ako ditong vitamin E oil eh. Eto. Yan. Yung sinubukan kong ihalo ito sa cream, hindi ko nagustuhan yung consistency niya na ihalo siya sa cream kasi yung lagkit niya nandun pa rin eh. Ayoko yung may pakiramdam na malagkit. Ayaw na ayaw ko yung ganon. Tapos parang sticky siya talaga. Parang may dumidikit kahit sa kamay mo. Ganon. Pero itong vitamin E cream, hindi ko alam kung paano process ang ginawa nila. Pero itong vitamin E cream na ito, walang halong lagkit oh. Hindi siya malagkit. Okay, ang last step ko ay etong after ng vitamin E cream natin, ang sinusunod ko lagi ay etong Super Defense Night Cream from Clinique ulit. Bihira ko lang itong gamitin eh. Pag tingin ko kailangan ng skin ko, bihira ko lang itong gamitin. So, kuha tayo ng spatula. Konti lang din. So, napansin nyo, gumamit ako ng dalawang cream sa mukha. So, yung isa ay moisturizer. Eto namang Clinique ay nighttime cream naman. So, as usual, anti-aging pa rin siya.
Sa paggamit naman kasi ng skincare, trial and error yan eh. Ako marami akong nagamit na skincare noon until nag-stick ako sa clinic. Saka sa vitamin E cream, sa Kodale, yan yung mga ginagamit ko. Nahiyang sa akin na hindi ako bine-break out. Okay, so kapag gabi kasi, ang importante ay well-moisturize ang skin mo bago ka matulog. Tapos yung iba, ginaganyan ko sa hand ko. Kapag may nararamdaman pa ako na cream, ginaganyan ko lang sa hand ko yan. Okay, ang next ay sa lips naman. Minsan ang ginagamit ko ay night lip cream o lip mask. Eto. Minsan ang ginagamit ko naman ay etong Vaseline. Ayan. Pero ngayon ang gagamitin ko ay etong lip treatment from Catrice. May shea butter ito eh, na nakakapag-moisturize ng lips. Minsan kasi may mga time na pagising mo, sobrang dry din ng lips mo. So, eto, kapag kagising mo, sobrang soft ng skin to na yung masasabi ko. Sobrang soft ng lips mo. Last, bago ko makalimutan, yung ating Growth Accelerator from Catrice. Catrice pa to? No, Ardell. From Ardell. Para sa ating kilay. Okay. And para sa ating lashes. Parang serum na to eh. So, we're done. Okay, so ayan, natapos na naman tayo sa isang another cleansing routine plus skincare routine na panggabi. Pero, umaga na dito. So, ayan, umaga na dito. So, maraming salamat sa mga sumama sa akin ngayong paglilinis ng aking mukha. Thank you for watching, my loves. And bago tayo magtapos, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka pang may bago akong uploads. Thank you for watching, my loves. See you sa mga susunod ko pang videos!